So si Garuda nag-iimprove talaga, naipagsabayan sa mga bike ngayon. Nalabas sa market, ito si Garuda Ultra Raptor. Okay, budget natin si Garuda Ultra Raptor. So yung frame nito ay alloy 6061 na yung material. Yung sa kinis niya, sobra. Ayan o, makinis na dito sa kanyang seat tube, sa kanyang head tube, down tube, makinis na rin. Yung cable routing ay dumaan sa kanyang ilalim. Sa left side, merong isang butas dito, pero bakante siya since naka-1 by ito. Sa right side, isa. And meron siyang isang external cable routing. Nandito naman yung kanyang brake cable sa ilalim. Yung head tube ay tapered. Kitang-kita dyan, ayan yung eagle ng Voltes 5. Garuda na red. Yung decals niya, napakasimple. Sinimplihan lang ni Garuda. Ayan, sobrang konti. Ito lang talaga yung Garuda niya. Pero sana man lang, hindi na yung gantong parang glossy na ano, nagbabago-bago, parang chameleon. Sana ginawa na lang niya lang plain white lang or something na gray or something gano'n. Kasi marunong pa ako sa Garuda. Yung size nito ay 27.5, size sa 17. Ayan. Yung lagay natin ng ulo, meron isa dito sa kanyang down tube. Sa seat tube ay wala. Dito naman tayo sa FD ay wala, pero pwede kayong maglagay ng FD. Kung gusto nyo, clamp nilang dito. Ayan yung kanyang stopper, wala siyang pang top pull at wala rin pang side swing. Yung kanyang crank, ito ay 32 tick. Halotech, meron na gusto pamunta sa mundo nila Eugene dito. Garuda, 170mm. Yung chain naman, ay, tignan natin, X10, walang nakalagay, pero parang baka-bundle na rin to ng Shimano Jore. Ayan, X10 na nakalagay dyan. Yung kanyang FD ay Shimano Jore M4-100, kung nagkakamali. Ayan, 10-speed to. Bilangan natin para sigurado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-speed nga siya. Ang bilang nito, pinakamaliit ay 11, and pinakamalaki naman ay 42 teeth. Kita ba? 42 teeth yung pinakamalaki niya. 10-speed na yan. Yung hubs ay alloy and silver na rin. Yung kanyang spokes ay 32. Double wall alloy rim. Yung gulong ay ang gulong na hindi ka niligaw. Compass. 27.5 by 2.125. Ayan. Ito yung 125. So feeling ko naman hanggang 2.2 siguro max na. Pero sa inyo. Dito, 160mm rotor, 6 bolts and quick release. Nandito yung kanyang Shimano na brake caliper. Dito naman tayo sa kanyang upuan. Seat post ay 30.4mm, 300. Yung haba niya. Seat post 30.4 and 300mm. Yung haba, alloy na rin. Garuda, stock pedals, non-shield bearing pa yan. Yung kanyang upuan ay Garuda na rin. Fork. Ito pa ang nagustuhan ko dito. Naka-air fork na rin to. Ayan. Air fork na yung ginamit dito. So talaga nag-improve si Garuda. Air fork na yung ginamit kay Ultra Raptor. Travel is 80. Yung hub sa unahan ay Wang Zeng pala. Ayan. Wang Zeng, letter Z. So yung wheelset sa unahan, same lang din sa likod. Spokes 32. Hindi pa siya nakapares na valve. Shredder valve pa siya. Compass 27.5 by 2.125. 6 bolts and 160mm. Quick release din. Sa kanyang stem, parang papuntang MPM nyo. Naka-negative. Parang negative 20 ba to? Comment down below. Ang haba ay 80mm. And yung kanyang headset, hindi ko lang kung silver yun to. Parang ball bearing pa yung mga ganito. Handlebar ay alloy na rin. Yung kanyang handle grips naman, meron siya dito ng lock-on sa left side and right side. Lock-on, lock-on. And yung kanyang brake ay MT200 na, yung ginamit dito. Shifter naman ay Shimano Diore. 10-speed yan, M4-100. So yung timbang ito, hindi ko makukuha. Pasensya na mga alien dahil wala akong timbangan. Nasira yung timbangan ko. So magkano nga ba yung presyo ni Garuda Ultra Raptor? Ang presyo nito ay tumataginting na 16,000 pesos pero negotiable pa yan. Dito kayo panoid sa Quiapo. Yung details nila is nandyan sa screen nyo ngayon. Address tabi lang to ng Mercury Drug sa may Quiapo. So kung gusto nyo to, punta lang kayo dito sa Quiapo. Ito ay nakasimano Diore
M4-110 speed, Halotech na rin siya, effort na rin, MD-200 yung kanyang brake. Siguro konti lang upgrade dito, kung ayaw nyo yung gulong, palitan nyo yung gulong, kung ayaw nyo yung negative stem, pagpalit kayo ng positive, papuntang langit naman, kasi papuntang MPM na yung stem niyan. So ayan, 16,000 pesos makikita sa yung frame, naka-tapered na. So comment down below kung para sa inyo, okay na ba yon? Comment nyo yan sa baba. Halotech na rin ito eh. Konti lang upgrade talaga dito mga alien. Siya ganito. So yung mga bike ngayon ay bumababa talaga yung presyo. At mas naging affordable na rin kasi yung magandang setup dati around ano to, 20,000. Pero ngayon kasi bumababa na 16,000 siguro. Mas mabababa pa ito around 15,000. Nasa inyo. Tawarin nyo lang mga alien. Mas okay sana kung ginamang 12 speed sana to. Mga M61 natin yung ginamit pero mas mahal sana. Malamang sa malamang magiging mas mahal to pag ganun ng setup niya. And MD200 na rin naman na yan. So like, comment, subscribe. Yan yung ating quick buy check dito kay Garuda Ultra Raptor. Baka maglabas na sila ng bago. Antayin nyo. Medyo maaga pa naman, February pa lang. So abangan natin yung mga bago pang lalabas na MTB ni Garuda. May Pixie na yan, may road bike, may gravel. Hindi ko patandaan kung meron siyang gravel. So yung MTB-ing part nila ay nag-i-improve na rin. Abangan natin yung mga susunod na kabanata kay Garuda. Nag-i-improve na talaga sila. So sana maglabas sila ng mas sulit pa dito. Gawin niya lang 1x12 speed man lang. So kung maglabas sila ng Ultra Raptor version 2, gawin niya lang 1x12 speed para mas sulit. And MT200, siguro okay na rin naman yan. So like, comment, subscribe. Ano masabi niyo dito kay Garuda Ultra Raptor?